So magandang araw sa inyo guys, at ito may bago kong unit na bubuuin from sa kaibigan ko na nagpabuo sa akin. So yung budget niya ay 30k below, so gawin ko doon ng paraan na makabuo siya ng PC na 30k below na may GPU na, na may pwede niyang gamitin sa gaming and then schooling also. So ito nga yung nabuild ko. So around 26,500 siguro yung nagastos ko kasama yung shipping fee. Hindi ko lang matandaan kasi natapon ko na yung ibang resibo, yung resibo ng Shopee. So pero yung pinaka resibo ng ano na sa akin pa. So totally 26,500. 26,000 sum up ko na lang kasi masahe pa akong ginasusun. So ito guys, binili ko sa Shopee. So para ito nasa 2,000 plus lang siya, 2,700. And then ito binili ko sa shop malapit sa amin, Core i3 Core i3 10 105F LGA 1200. So 10th gen siya. So 4 core 8 threads siya at wala siyang discrete graphics. So kailangan mong wala siyang onboard graphics or CPU graphics. Meron lang siyang CPU, then hindi mo siya magagamit kapag wala kang video card. So sa mga tao na hindi alam 'yon, ito 'yon sasabihin ko sa inyo. Hindi ito magagamit or walang lalabas sa screen, sa monitor nyo, no display, kapag ito yung gamit nyong CPU, kapag wala kayong discrete graphic katulad ng mga Nvidia, AMD na video card na magagamit para dito. Kasi kailangan nyo yun para tong mga Ryzen na walang series, na yung mga Ryzen na 300X, 2600, yun. Ito yung series nila na walang graphics na built-in. So ito yung binili ko kasi laki ng mura niya compare dun sa may onboard. Ang advantage lang nun, pwedeng hindi ka bumili ng graphics card. So since gagamit ng graphics card yung kaibigan ko, ito na lang yung binili ko sa kanya kasi mas mura, and then focus siya dun sa graphics card na mabibili niya. So ito, so yan, wala tong, so 4.9 ang bili ko sa kanya dito sa may amin. Sa Lazada mas mahal kasi sa Lazada maabot siya ng 5.6 ata or something sa Lazada at sa Shopee. And then ito, motherboard 10th gen and 11th gen ready. So B460 na gigabyte. So ano lang to, basic board, so nagkakalaga lang siya ng 3950. So ito nga pala yung SSD niya ay 480 gigabyte. And then ito guys, nabili ko sa Shopee din, sa Easy PC. So ballistic na Crucial, 8 gigabyte na siya, 3200. Kahit ang capacity lang nito ay mababa, ito na yung binili ko para at least kung in the future mag upgrade and then pwede pa siya. So yan, maganda yung kulay niya, white. So ito. And then guys, binili kong GPU RX 560. So 4 gigabyte siya. Ang ano niya, ang mod, ang kanyang brand ay BioStar. So okay din naman ako sa BioStar, pero first time ko lang gagamitin yung BioStar na brand sa graphics. Sana maging okay siya. And then ito yung pinakamura na 4GB na sa panahon ngayon kasi ngayong pandemic, at saka biglang tumaas yung pricing ng mga GPU. So ito yung pinakasulit na nakikita ko kasi nabili ko lang siya ng 888. So yung tinda dito sa may amin, sa lugar namin, sa mga mall, RX 550, kakahalaga na siya ng 10.5. 2 gigabyte variant pa lang siya. So napakalaki ng
ng presyo ngayon ng GPU. Dati kasi bumaba na to, around, pag hindi ako nagkakamali, around 4K na lang to ng brand new nito dati. Sa ngayon tumaas yung pricing niya, kaya napakamahal niya ngayon. So ito umabot ng 8.8. Tapos yung dito sa amin walang stock nito, so sa Shopee na rin ako bumili nito. So 8.8 plus shipping fee, and then magkataon isa na lang ang meron din. So ito na binili ko, kasi yung GTX 1050 Ti mas malakas siya dito, pero ang presyo niya 12,000, na dati lang siyang 7,000 na lang. Biglang tumaas nga yung presyo nila. So yung second hand ng GTX na 1050 Ti umaabot siya na 8,000 plus. So sa, dito na ako sa bago, although mas malakas talaga yung 1050 Ti kaysa dito. Pero no choice, kasi budget gaming, and yung pera below 30 lang daw, yung below 30 or 30, kasi bibili pa siya ng mga keyboard at mouse. So ito na yung napili ko best na mabibili para sa kanya. 4GB variant naman siya, and then RX 560, malakas din siya. So yan, GDDR5 128 bit. So yan ang pinili ko sa kanya. And then ito, RGB na Awake na power supply. So bronze siya, 80 plus, and then mura din lang siya nakuha ko sa ECPC, na kakahalaga lang siya ng 1,445. So ngayon nagmahal na ata ulit siya. Ito nga palang crucial ballistic na to, nagkakahalaga siya ng 1,900. So almost 2K siya, 1,995. So ngayon nakita ko nagbago yung price niya ngayong araw na to, ha guys. Nung ginagawa ko tong video ko to, naging 1,799 ata siya, 1,750. So sayang, pero wala na tayong gagawa dun. So yan guys, ang system unit na bubuin ko kompleto na, and then bubuin ko na lang siya. Sa ito nga palang case na nabili ko naman ay sa ECPC din, 865 siya, then shipping fee 300 plus, so umabot siya ng 1K plus. So siya, may RGB yung harap niya, then tempered yung gilid. So yan, budget siya. So guys, sum up kong total nito ay nasa 26 below or 26.5, basta yun ang budget na hawak ko nung binili ko to. So yan guys, share ko lang sa inyo. By the way, ulitin ko guys, kaya ito yung binili ko kasi nagpabili siya na ng graphics card, so hindi ko na kailangan yung 105 na series na walang F. Kasi ang kagandahan lang naman talaga ng ay discrete, ay kahit wala kang video card, or pag nasira yung video card mo, meron kang naka-readying discrete, ay meron kang naka-readying built-in graphics para magamit mo pa rin siya. Yun lang ang advantage niya. Problema, napakamahal naman, 7,400, tapos ito 4,000 plus lang, 4,749. So pinamitan ko na lang ng saan gagamitin, kung ano, at dahil may GPU nga, para makatipid. So yun na lang, hindi ko lang alam kung nakatipid ako or hindi based sa inyong pananaw, pero sa akin parang mas okay to. So ito nga pala yung pinili ko, kasi gusto ko sana yung NVMe, kaso problema, mahal din. So talagang binabudget ko yung price niya para mapas mapababa, kasi kailangan daw mas mababa kung maaari. So ito na yung nabuo ko best parang sa specs na gusto niya. Gusto niya kasi Ryzen na 3300X, pero napaka okay kasi ngayon ng presyo ng Ryzen, kaya hindi ko may recommend ang Ryzen. Although malakas din nga naman ang Ryzen sa ngayon, pero mas pabor pa sa akin ang Intel. Kasi ito, tingnan nyo, compare nyo yung 3100 dito sa pricing. 24 hours later. So ngayon nyo guys, dito naikabit ko na yung unit. So ito yung pinaka possible na nagawa ko, na pinaka malinis ko ng kaya. So nagulat ako sa Intel Core i3 na to, na itim na yung pan nya, itim na rin yung heatsink nya. So first time kong magbuo ng 10th gen.
So may additional nga pala ako nilagay, guys. Nilagyan ko siya ng tatlong RGB fan na in-play. So kung makikita nyo, guys, ang SSD nilagay ko na lang sa ilalim. Then yung RGB na PSU, tapos yun, RX 560, yung crucial ballistic. So yun, guys, oh, makikita nyo yung Intel niya na heatsink and fan, parehas na siyang itim, kaya maganda na ngayon yung Intel. So yun, makikita nyo, guys. So yun, RGB siya. Thank you sa panonood, guys.